Denise Cornejo may nakakaintrigang statement kasunod ng pagbabalik ni Bong Navarro sa It Showtime. Nagpadala ang modelo na si Denise Cornejo ng nakakaintriga na mensahe kasunod ng pagbabalik ni Bong Navarro sa Showtime. Ang legal battle sa pagitan ni Bong Navarro at Denise Cornejo ay hindi pa tapos. Ang aktor ay kasalukuyang nasa pansamantalang kalayaan matapos makapagpiyansa ng 1,000,000 piso noong December 2022. Nakulong si Bong Navarro sa NBI at Taguig City Jail nang humigit kumulang 3 buwan. Ang issue sa pagitan ni Bong at Denise ay nagsimula noong taon ng 2014 sa condominium unit ni Denise Cornejo, na kung saan inakusahan ni Denise Cornejo si Bong Navarro na siya ay hinalay nito. Itinanggi naman ng kapamilya TV host at comedian ang mga bintang na ito ni Denise Cornejo at sinabi na siya ang biktima sa insidenteng ito habang inaamin niya ang kanyang kasalanan sa kanyang nobya noon at kanyang asawa na ngayon na si Tanya. Noong September, sumuko si Bong Navarro sa National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility kung saan siya ay nakulong nang humigit kumulang 2 buwan. Noong 3rd linggo naman ng November 2022, kasunod ng paglabas ng commitment order, inilipat si Bong Navarro sa Taguig City Jail. Ang mga kasong isinampa ni Denise Cornejo laban kay Bong Navarro ay isinampa sa Taguig City. Bago pa man ang kanyang paglipat, nagsagawa ng mga pagdinig habang naghain ng petisyon ang kampo ng aktor na humihiling sa korte na payagan siyang makapagpiyansa. Bago pa man ang Kapaskuhan, labis na ikinatuwa ni Bong Navarro at ng kanyang pamilya ang desisyon ng korte na nagpapahintulot sa kanya na makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan at nagpiyansa ito ng 1,000,000 piso. Kamakailan lang, bumalik na si Bong Navarro sa Showtime pagkatapos ng humigit kumulang na 4 buwan. Masayang masaya ang kanyang mga co-host at mga madlang people sa kanyang pagbabalik sa kapamilya noontime show. Gayunpaman, kamakailan lang, nagpadala si Denise Cornejo ng cryptic statement sa isa sa mga writer ng pep.ph. Ilang beses kasing tinanong si Denise Cornejo kung ano ang ibig niyang sabihin o explanation sa kanyang hashtag na rhymes with wrong post noong araw na bumalik si Bong Navarro sa Showtime. Pero tumanggi itong magsalita at sinabing pinayuhan siya ng kanyang legal counsel na huwag magbigay ng pahayag. Base sa article ng pep.ph, hindi malinaw kung ito ba ay paalala na nagkasala si Bong Navarro sa kanya at hindi siya basta-basta na lamang tatahimik o kung ito ay reaction lamang ni Denise sa pinost ng It Showtime page. Mensahe ni Denise sa isa sa mga writer ng pep.ph, "If other victims cannot stand for themselves, then the world should know that they are not alone. With revelation comes with responsibility. Hashtag rhymes with wrong. Hashtag just beginning. Hashtag God will investigate."